The power of partnership moving from isolation to cooperation in your ministry. Tandaan natin ang panahon ito, hindi na panahon ng soloista. May masasabi mo, kapatid? Parang galing ka, magiging na rin. Sinabi mo, kapatid? Oh, amen. Pero kapatid,
ko, iniisip mo magbabawal ka pa ang dumi-dumi na hindi ba? Ha? Di ba yan ang panalangin natin na Lord, umaling ka? O bago siya tumating, magmamanifest ang lahat ng mga palatanda? Bakit yung nag-discourage? Hindi na kaganapan, ikaw at ako ang lahat tayo sa LPJ, dadagitin ng Panginoon. Okay? So, the power of partnership, all of us are available, all of us dependable, all of us vulnerable. Kaya nga napakalaga, all of us are responsible. Ingatan natin ang ating kapatid. No? Now, let's study about the truth. Okay? Truth about partnership. Next. Ano ang katotohanan dito po? Okay? The truth about partnership number one. Effective partnerships are built on trust. Kaya mahalaga yung pagtitiwala. Effective partnerships are built on trust, openness, and mutual concern. So mahalaga yung pagtitiwala. Pag pinagtitiwalaan tayo ng ating pastor, ng ating pastora, or ng primary 12 leaders, well, then, pahalagahan natin ang mga sapagkat para maging epektibo ang pakikipag-cooperate natin, pagtutulungan natin sa bawat isa because of partnership, pagdahan natin yung nakapundasyon yan, they are built on trust. Hallelujah. Remember, effective partnership are built on trust, openness, and mutual concern. Pagkatiwalaan po tayo. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga liin nila ay manatiling liin. Manatiling hanggang sa atin. O walang ibang dapat pakalap. Us. Because we're partners. Okay? Partnership are a process that an event. Hindi ito one time. Kaya na diba? Sabi ko niya po sa tabo na binasa natin kanina from the dead. Until na mula pa sa pasipulo hanggang ngayon na nakulong ako pero mo hindi sila hindi sila iniwanan pwede ni ba yan nakulong na pwede nang iwanan din partnership are a process not an event hindi lang hindi sa tabing masaya. Meron mga iba eh. No? Gusto ka tatawa ka. Pag tinulungan mo sa umpisa, okay? Mula sa kahirapan, mula sa lubong, tapos kapag ito na, umasenso na, umulad na, nung bumibitawa na, gumaganda na, iba na, nagiging iba na eh. Para ba, nung gusto na mag-solo. Isa may mga ganon. I mean, it is a process. At makikita mo yung mga tao na sinanganga mula noon. Hanggang ngayon. Hallelujah. Kaya mahalaga po yun. Number six. Great partnership are even more challenging to maintain than to install. Kaya yung ating pag-i-pag-cooperate sa ating church, sa ating ministry, mahalaga po yun yung maintain mo natin. Gusto mo maging dakila, great partnership, are even more challenging to maintain than to start. Hallelujah. Kaya matuto ka mga mahal. Mahalin mo itong mga maingat para sila yung pakas nasa mababa para mula. Para darating yung panahon. Kasi ito yung na-challenge mo ako noon. Sabi ng professor to sa Bible school, kapag ikaw kayo nasa task na, yung pastor leadership, malungkot. Sabi ko, bakit malungkot sa pastor leadership? Nung mag-discovery ko, alam mo na. Kaya malungkot kasi nagsosolo ka sa taas. Maganda yung mga nasa baba. Ano yung gawin mo ang lahat para sila yung mga umahon, mula, mapakapala, masenso, sumagana. Para kapag sila yung nasa taas, tapos kasama ka, kasama mo nagko-copy, hindi ba sa'yo? Hallelujah.
Hindi tayo pare-parehas. Alam mo, iba panawagan ni Lord sa akin. Iba rin yung panawagan sa inyo. At kung sa akin tinawag ni Lord, doon kayo mag-flow ng ministry. At maging epektibo. Hindi kung gagayahin mo lang, nahirap ako. Okay? So, we don't need to compare. Kasi all of us are anointed. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, you are anointed. Amen? Number three, tapusin ko na. Effective partnership, celebrate! Yan! Celebrate the differences between the ministries. Pag-iwag lang kayo ng haiba, ha? Variety ng ministry, mas hindi tayo pwede magkaparehas. Kahit yung pagbilisan ni Pastor Jerome sa Mary Lai, hallelujah, kahit hindi naman ang outline, iba the way mag-deliver sila, iba rin ako the way I deliver the message. Iba-iba kami, hindi po pwede parehas. Kahit the same message, but different level of anointing. So kaya iba yun. Okay? Celebrate the differences. Ipagbunyi natin ang pagkakaiba. Sabi mo sa sabi po, masaya ako kaya iba ka sa akin. Amen? Masaya ka na. Hindi ko pwede yung pareha sa sarot. Mahirap yun. Okay? Tapusin natin. Second to the last, number 9, lasting partnership. Stay focused.